Some say that shingles pain feels like your nerve endings are on fire. Shingles is... So, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal, mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Nakakalimutan ko, kala ko ngayon yung Wednesday. Nilipat nga pala natin ng Tuesday. Purihin ng Panginoon, tayo po ay mag-start na sa ating pong online Bible study. Ito po ang ating Tuesday online Bible study at ito ay dilikod sa Pastor June Cortez from Santablo City, Laguna. Praise God. At iba po itong ginagamit nating camera ngayon. Hindi ko alam kung okay as sound dito. Pero kasi hindi ko pala papalitan battery yung ating pong ginagamit as camera. So purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. So, let's prepare ourselves. Kuhin naman po niyo ang inyong mga Bibles. At tawagin natin ating mga kasama sa bahay, especially ating po mga anak, at maturuan sila ng salita ng Panginoon. At ganoon din ang inyong mga asawa, no, po, po sa inyong tabi, kusama kayo kayo nandoon, na komportable yung lugar. Yan lang ang maganda pagka-online. No? Kung saan mo gustong pumorma na komportable lugar, sa kusina, sa bedroom, sa kitchen, no? Okay lang. At saka kahit anong suot mo, tutang hindi ka naman nakikita. Alright. At bukas po, Wednesday, sa JCLG, sa ating food church, meron tayong prayer meeting. Okay, kaya po naging Tuesday ito. Pero ganun pa rin po ang schedule, regular na Friday pa rin po ang ating pangalawang online Bible study. Yung pa rin dati schedule. Na Tuesday lang ang napalitan. So, praise God. Thank you, Jesus. Salamat sa walang kamatayang awit ni Pastor Luis Baldomaro. Kasama natin ang Diyos at kaka ikaw ang aking buhay. So, purihin ang Panginoon. Salamat po. Hindi ko iisa lang aking gadget na pang-monitor. Ito mismo camera ko. Hindi ko alam kung sino nauna. Paligay ko para Sister Ruby yata. Ruby Rabino. Hello, Sister Ruby. Musta na? Thank you, Sister Ruby. And God bless you more. At pumangalwa na una si Brother Isaiah James Arceo. Good evening po, Pastor. No? God bless you, Brother Isaiah ng Sapa. And of course, si Jason. Brother Jason Arceo. Good evening po, Pastor. Good health in His name. Thank you, Brother Jason. Yan po, mga kaartistahin natin sa Sapa. Naku, hindi ko pala magalaw itong aking, ano. Masaysa na kayo. Wala kasi akong another monitor para sa mga kusin dumating, ano? Teka, gawin natin ang paraan. Si Bong Magbanwa, ano? Si Francis Magbanwa. Hello, Bong, ano? Yan yung habang nakikinig, nagkakape, bumibili sa tindahan, nakikinig pa rin sa Bible study. Thank you, Bong. God bless you. Sana all, ano? thank you, at ay, nawawala yung ano, yung music pala. Yan, okay. Hinati ko kasi yung screen ng ano ko eh. So, nawawala yung ayan, si Jan Jan Pasya, si Jan Jan. Hello, Jan Jan. Thank you, Jan Jan, sa pag-upload mo ng ating mga video ano sa YouTube. Siya po ang nag-upload nitong ating midweek Bible study sa YouTube kasi nilimitahan ng Facebook ito. After 30 days, mabubura ito.
So, thank you kay Janjan Asia. At hindi ko na mabasa yung ibang pangalan. Si Heaven on Earth. Maaga kanina. Si Sister Cielo. Si Heaven on Earth. Hello, Sister Cielo. Aka, Don Silueta ng JCLG. God bless you more. At si Wilma Tumang, Sister Wilma Tumang, ano, how are you? God bless po. Ano? Thank you. Welcome sa ating pong Tuesday and Friday online Bible study every 7:30 hanggang 9 o'clock. Thank you, Sister Wilma Tumang. Ano? At si Mami Tells, aka Telma de la Cruz, hello Pastor. Yan po ang ating pastora na nanggaling sa Baha. No, saan ba? Saan nga nagpunta siya? Sa Dubai na Binaha. Hindi makababa sa ibaba. Baha, ang hirap nun. Ha? Yung tubig, inaakyat. Sa anong floor ba yun? 6th floor. So, lalo lalaki ang muscle na ni Brother Jeff, ano? Thank you, Mami Tells, and God bless your life. Tawagin mo na yung mga double cards, no? At si, si Bebe, Sister Josie, maaga yan eh. Siya yata yung kauna-unahan eh, no? Si Bebe, Sister Josie, Scondo, ano? At si, God bless you, Brother Mark at Sister Josie. At si Sister Nelby De Castro, Nelby and Junior Arqueza are watching. Yan, tama-tama. Katabi mo si Brother Junior. Ano? God bless your family, mga kapatid. Ha? Ninth floor po. Ninth floor. Ang inaakyat ng tubig, ano, sa Qatar. Akalaan nyo nagbabaka sila, inabutan pa ng baha. Ano? Si Mami Tells. At yung tubig na kanilang inumin from ground floor up to ninth floor, nilalakad ni Jeff, yung kanyang anak, no? Okay, thank you. At sino pa? Nelvin De Castro. Si Benilda Gatudan De Mesa, welcome. Thank you, kapatid, mga suki natin. So, praise God. Yung iba ay habol na lang, ano, hindi ko lang mabasa yung iba sa ating pong, ano, monitor si, mga natawag ko naman. Okay, ready na po tayo. At yung iba, habol na lang. So, let's pray po, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Dalangin po namin sa hapon, sa gabi po ito, na misa pa magpakahig ka sa amin pong paksa, 6 ways to grow your faith. At sa pag-aaral po namin ito, magsilago kami sa pananampalataya na walang anumang lakas ng bagyo ng problema ang mananaig sa amin, sapagkat we got to have a strong faith, robust faith, great faith. Maraming po salamat, Panginoon. That as we believe, as we hear, believe, and receive your words, our hearts will be filled with faith. Because faith comes by hearing Him, by the Word of God. Kaya, Lord God, our Holy Spirit, our Lord, we ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po that through your anointing, naunawaan namin ang lengguwahe ng banal na espiritu at ang malalim na bagay. Thank you, Lord, for the revelation knowledge, for the rhema words that we will receive tonight in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, magkaroon ng mga creative miracle as we continue to study your words. As they hear and believe your words, they shall receive miracle in the name of the Lord Jesus Christ. Magkaroon po creative miracle online, Panginoon, sa kanilang kinaroroonan. In the name of the Lord Jesus Christ, be all the glory. Amen, and amen, and amen. So, praise God. So, salamat sa awit ni Pastor Luis Baldomaro. Okay, patayin na po natin ito. Gawin natin yung Bible natin ito. Okay.
na ano, kung kinula sa battery sa ating gadget kaya medyo kulang eh. Alright, so punta po ulit tayo sa ating scripture, Jude chapter 1 verse 20, na sinasabi dito, "But you, beloved," mga minamahal, "beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Sa mother time na po natin tatalakayin yung sinabing prayer, praying in the Holy Spirit. What is that praying in the Holy Spirit? Focus lang tayo dito sa sinabing building yourselves up on your most holy faith. Kaya ating pong panampalataya, banal ito, kasi hindi ito nanggaling sa atin, no? Ito ay nanggaling sa ating Panginoon. Bigay lang sa atin to. Pinagkatiwala sa atin. Kailan natin na-receive ang pananampalataya na galing sa Panginoon? Na-receive po, natanggap natin ang holy faith, ang pananampalataya galing sa Panginoon. When we heard and believed and received the word of God. No? Sapagkat sa salita po ng Diyos nanggagaling ang pananampalataya. No? Kaya sabi sa Romans 10:17, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Kaya dalawang beses binanggit ang hearing and hearing, ibig sabihin, non-stop, continuous yung pakikinig at pakikinig at pakinig ng salita ng Diyos para continuous din na lumaki, na lumaki, na lumaki ang pananampalataya. Okay? So, yan po ang ating pananampalataya, no? At kinakailangan lumago. The more na lumago ang ating pong pananampalataya, kasabay nito lumalago rin ang ating buhay espiritual, no? Kaya pag mababa ang level ng ating faith, mababa rin ang ating ang level ng ating spirituality. Ganun po 'yon. At maganda ang mayroong malaking pananampalataya, well-developed faith. Bakit? Kasi mababasa natin sa Bible, especially sa New Testament, na ang Diyos tumutugon ayon sa level ng ating pananampalataya. Kaya nga kapag mababa o maliit ang iyong pananampalataya, maliit din ang matatanggap mong tugon sa Panginoon. No? Kung walang pananampalataya o parating duda, eh wala kang matatanggap. No? One time may tinanong nga ng mga alagad, "Lord, bakit nagpapalayas sila ng mga demonyo o pinapalayas nila yung demonyo sa anak ng isang mama, isang lalaki, eh hindi nila ma-cast out?" No, sabi ni Jesus, kaya hindi nyo ma-cast out kasi ang liit, oh, ang liit ng inyong faith eh, or wala kayong pananampalataya eh. No? So, yun ang dahilan. At na-experience din ni Jesus, mababasa natin sa Bible na in his own hometown, sa kanyang, sa lupa na kanyang kinasilangan, doon sa kanila, sa kanyang kinalikalakihan na lugar, hindi siya, sabi sa Bible, hindi siya makagawa ng maraming miracles. No? Kundi, ang ginagawa lang niya, and pinagagaling niya yung mga minor sickness and diseases. Pero yung mga creative miracles, yung mga bulag na nagkaroon ng mata, no? Yung mga kamangha-mangha, mga creative miracles, hindi mag-manifest sa lugar niya. Kasi ang sabi, because of their unbelief. Yung mga kababayan ni Jesus doon, mga karamihan hindi naniniwala sa kanya kasi nakita na siya ay batang lumaki, anak ni Jose na karpintero, tapos biglang magiging miracle workers. Kaya hirap sila manampalataya. At sapagkat puno sila ng unbelief and doubts, kaya hindi magmanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Yan makikita, matututunan natin na merong responsibility ang tao to receive miracles, and that is to believe, no? to believe the word of God, to believe the Lord Jesus Christ, to believe that all things can become possible because of the Lord Jesus Christ, no? When you expect that something great is going to happen, mangyayari. Kasi ang
ang kasabihan niya, expectation is the breeding ground for miracles, no? Alam niyo yung breeding place ng mga lamok, no? Saan ang breeding place ng mga lamok? 'Di ba sa mga tubig, no? Pagka ng itlog sa mga tubig, nagiging, pag naglaon, nagiging kitikite. Tapos yung kitikite, lalaki, nagiging lamok. Kaya masama yung nag-iiwan ka sa pusali o sa kanal o kung saan man dyan, sa labas o loob ng bahay, ng mga tubig, no? Na nabubulok. Kasi pinananahanan na mga kitikite o iniitlogan ng mga lamok. Yun ang breeding place ng mga lamok, yung tubig. Ganon din ang miracles, ang breeding ground ng miracles is the ground of expectation. Kaya kapag lagi kang umaasa na merong tugon ang Panginoon, merong gagawin ng Panginoon na himala or special na bagay na tatanggapin mo at ikaw ay nakatitiyak that you will receive miracle, that you will receive blessings from the Lord, eh, mangyayari kasi meron kang expectancy. Ang puso mo ay umaasa sa Panginoon. And expectancy is faith in action. Okay? Meron, ina-activate mo ang kapangyarihan ng pananampalataya. So, nung last week, tinalakay natin ang 6 ways to grow your faith. At nag-part 1 lang tayo. Kasi supposedly dapat tatapusin ko. Ano, isang bagsakan. Kaya lang, nakita ko, hindi nyo masyadong magigets, hindi nyo masyadong maintindihan kung isang buong lahat ilalabas ko, no, ibibigay ko sa inyo. Kasi anim nga ito eh, anim. Kaya nag-start tayo sa number one, the Word of God. God will use His Word to develop and to strengthen our faith. Yun po ang number one, the Word of God, no? Ngayon, ito para matandaan natin ito at magawa natin na note, isulat niyo, isulat. After itong recording nito, pakinggan niyo uli. And this time, isulat niyo yung mga importanting pointers, importanting revelation ng Panginoon through these teachings. At mapagyayaman kayo ng Panginoon sa wisdom and revelation and understanding of God's Word. Okay? So, God is using His Word to develop, to mature, to grow our faith. Okay? At sa panong paraan? Kaya sa salita ng Diyos, yan ang agent na ginagamit ng Panginoon para lumaki at ma-develop at lumakas ang ating pananampalataya. Kaya kagaya sinabi ko sa inyo last week na nung tayo umpisang nanampalataya sa Panginoon, when we heard the gospel, bubut na pananampalataya pa lang yun, kung tawagin the measure of faith. At that measure of faith, sapat yun para maligtas tayo. No? Pare-parehas tayo ng measure ng faith. Faith for salvation. Now that we are saved, ligtas tayo, kailangan ang pananampalataya natin from the measure of faith ay mapalaki natin. At yan ay joint effort yan, ano, ng Diyos at natin. Sabi nung iba, wala tayong magagawa, lahat trabaho ng Diyos, that's wrong. No, laging mula sa creation pa lang, pagkakalikha ng Diyos sa tao, binigyan ng Diyos ang tao ng responsibility, binigyan ng Diyos ang tao ng mga kondisyon para ma-release ng Diyos ang kanyang blessing, no? Marami yan, wala tayong time part talaga. Basta ang tao lagi may part. Merong God's part at merong man's part. Hindi po totoo 'yung sinasabi ng iba na wala daw part ang tao. Lahat daw ay Diyos ang gumawa, especially sa salvation. Totoo naman po, ano? Sa salvation, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos gumawa ng paraan para tayo ay matubos sa walang hanggang kaparusahan. Siya ang gumawa ng paraan, siya ang nagplano. No? At ang plano ay isugo ang tagapagligtas, the only Savior of the world, na siyang mamamatay sa cross, sa Calvario, to pay the price of our sins. At yan ay naganap na nga through the Lord Jesus Christ. No? Siya lahat ang gumawa niya. Now, kasama niyan, after
he accomplish or finish his assignment na tubusin ang tao sa kasalanan, meron nang ang responsibility ibigay ng Diyos sa tao. Ano yung responsibility na yun? Na ang tao must believe the Lord Jesus Christ. He must hear the gospel, and after hearing the gospel, he must believe the gospel, believe Jesus, and accept Jesus to be his Lord God the Savior. At yun ang paraan at ang kondisyon para ang tao ay maligtas. No? Kaya yung iba hindi naliligtas kasi ayaw lumapit sa Panginoong Jesus na tanging tagapagligtas, ayaw sumampalataya. Yun ang problema. Kaya kahit ang salvation, kahit ang kamatay ni Jesus ay para sa lahat ng tao sa buong mundo, at ang kabayaran ng ang pagbabayad na sa ating kasalanan para sa lahat ng tao, pero magiging effective lang yon at maa-apply lang yon, maa-activate yung kapangyarihan ginawa ni Jesus na pagbabayad sa ating mga kasalanan para lang doon sa mga tao na magsusuko ng buhay sa Panginoon. Those who will come to Jesus to believe and receive Him to be their Lord, God, and Savior, sila yung tatanggap ng salvation, sila yung pagkakalooban ng eternal life. Okay? So, malinaw na. At maliwanag naman sinabi si John 3:16 eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun ang God's part. God's part yun. No, pinlano ng Diyos, binigay si Jesus to become the Savior of the world, binayaran ang kasalanan ng buong mundo. Ngayon, it's man's part naman. Bahagi naman natin. Ano sabi sa John 3:16? So that whoever believes in Him, as sino man, kahit sino, welcome. Ang sino man, at hindi rin totoo, hindi rin tama yung sinasabi ng iba, especially ng mga kaibigan nating Calvinist na namili ang Diyos ng ililigtas, hindi po namili ang Diyos ililigtas, no? Namimili ang Diyos doon sa totokahan niya ng service sa ministry. Iyon ang namimili siya. Kagaya ko, hindi ko naman ginusto maging pastor, pinili ako ng Diyos maging pastor. No, hindi ko naman ginusto maging Bible teacher, pinili ako ng Diyos maging Bible teacher. At after na pinili at ako sumunod, eh dumating na yung anointing. I received at the anointing for pastoral ministry and for teaching ministry after na ako ay sumunod. No? Yung ginampanan ko yung part ko na ako'y lumapit at tinanggap ko yung trabaho na itinoka sa akin ng Panginoon. Okay, namimili ang Diyos, bibigyan ng anointing for service. No? Pero for salvation, everyone, everybody, lahat welcome sa Panginoon. Si Jesus din nagsabi, nakabuka ang kamay ng Panginoong Jesus, doon siya umakit sa langit, welcome na lahat. Sabi ni Jesus, sino man lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. See? Welcome lahat. At nag-aanyaya siya sa Matthew chapter 11, verse 28, na sinabi niya, whoever shall, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Come to me. Nag-i-invite siya. Everyone, everybody is welcome. No? Kaya hindi totoo na namimili ang Diyos. Okay? So, ang totoo niya, nag-i-invite ang Diyos. Once ikaw ay umayon, ginampanan mo ang bahagi mo bilang tao. Kagaya siya, Bisida 3:16, ang bahagi ng Diyos, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. God's part. Now, ang man's part, bahagi natin, whoever shall believe in Him will not perish but will have everlasting life. Yun ang bahagi ng tao. See, maliwanag naman ang Bible, mayroong God's part, may man's part. Napaka-basic lang po yan. Okay. So, humihirap lang kapag ka pinasukan ng mga teachings na galing sa opinion ng tao o unbiblical na teaching na ipipilit ipasok sa Bible na nakaka-confuse, ano? Nakaka-confuse kasi nga wala sa Bible. Okay. Now, kaya ang number one na ginagamit ng Diyos para lumago, ma-develop ating pananampalataya is through the Word of God. Kaya mahalaga ang Bible. No? The Bible does not contain the Word of God. No? Mali po yun. The Bible itself is the Word of God. Sabi nung isang lalaki, napanood ko sa YouTube, nakikipag-debate,
the Bible is the record of God's Word. Pinaganda lang niya yung salitang the Bible contains the Word of God, eh, pero yun din eh. You know? And I disagree sa kanyang opinion na yun, na sinabi niya, the Bible is the book na pinaglagyan ng record ng salita ng Diyos. No? Ibig sabihin, ang point niya ay hindi lahat, no? Hindi ang Bible pwede magkamali kasi ginamit lang para ito ay recorded, parang point niya, parang recorded history. Eh, mali, hindi po yun. Baka nakalimutan yung sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 that the Word of God is alive, no? Powerful and sharper than any two-edged sword. Pag sinabing the Word of God is alive, eh hindi po yung basta aklat na lalagyan ng record ng history ng salita ng Diyos. Hindi po, mali siya, mali. Ano? Para simple lang, the Bible, the whole Bible is the Word of God. Tapos. Okay. Now, anong gagawin sa Word of God to develop our faith? Number one, reading. Continue to read the Word of God. Kailangan meron tayong time na babasahin natin. Huwag kayong magbabasa ng padampot-dampot ng chapter, padampot-dampot ng verse. Trabahong tamad po yun. No? Yung wag lang ang hindi. Kung talaga seryoso kayo sa pagbabasa ng Bible, gusto yung sundin ng Panginoon, start from the book of Genesis. Okay? Then, Genesis chapter 1, chapter 2, read, kung meron kang time, read 10 chapters a day. No? Read 10 chapters a day. Si Benny Hinn, sabi niya, every year, 3 times a year, nababasa niya ang Bible. 3 beses isang taon. Okay? Sabi rin ni kaibigan natin si Pastor Khan, taga New Jersey, sabi niya, nababasa ang Bible 3 times a year. Okay? Maganda yan. So, ako rin, ay gusto kong basahin ang Bible 3 times a year. At regular. No? Binabasa ko. Pag pagod ang mata ko, eh, meron akong Bible, na audio Bible, hinahayaan ko siya naman ang magbasa para sa akin. Nakikinig lang ako. At masarap magbasa ng Bible habang napapakinggan mo, lalo na yung dramatized audio. Naku, maganda, para ka nandun sa senaryo. Habang binabasa, dramatized, ano, yung Bible, binabasa ng mata ko yung Word of God, lalo mo maintindihan. So, magkaroon tayo ng private time na spend our time in reading the Bible. No? As much as possible, 10 chapters a day. Gusto nyo, hatiin nyo, 5 sa umaga, 5 sa gabi. Bago kayo tumungo sa trabaho, bago kayo gumawa ng gawain, be sure nabasa nyo ng Bible, nakapag-pray na. Bago rin matulog, be sure nakapag-pray na, nabasa rin ang Bible. Okay? So, pangalawa, paano gagawin ang Word of God? Read the Bible. Number 2, study the Bible. Study the Word of God. No? Hindi na ako magpapakahaba, bilanggit natin last week. Study the Word of God. Sumunod, meditate the Word of God. Napag-aralan natin yan last week. Ano? Yung hindi nakarinig, balikan niya yung last week na recorded live, recorded online natin. No? So, meditate the Word of God. Paano ang pag-meditate ng salita ng Diyos? Meditation or meditate sa wikang Hebreo ay haga. Na ibig sabihin, patuloy mong iisipin. Then, patuloy mo rin sasalitain ang salita ng Diyos. Ididiklare mo. Subukan nyo, ideklare nyo ng ideklare salita ng Diyos. Lalakas ang panumpalatay nyo. Subukan nyo lang. Ano? Kasi, pag dinideklare nyo, pumapasok sa tenga nyo, then pumapasok sa isip nyo, bumababa sa puso. At ang puso nyo, mapupuno ng panampalataya. Lalakas ang panampalataya nyo every time na dinideklare nyo ang salita ng Panginoon. Pangalawa, every time we declare the Word of God, nare-rebuke po ang lahat ng mga demonyo. Si Satanas, ang mga demonyo, nanginginig sa takot. Kasi very sharp po ang Word of God para silang tinataga, tinatapyasan, no? Ng lamang. Ano? Parang pinuputulan sila ng mga daliri. Because the Word of God is the sword of the Spirit. I'm very sharp. Every time we declare the Word of God, when we meditate the Word of God, eh,
nasasaktan ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Nagkakaroon ng reaction sila. Yung iba hindi alam yan. Okay. So, read, study, meditate the Word of God, at saka katapusan ay practice the Word of God or obey the Word of God. Ipamuhay mo salita ng Diyos. Kapag may command ang Panginoon, obey the Word of God. So, yung pong apat na yun, read, study, meditate, and act on the Word of God or obey or practice the Word of God. Okay, ipamuhay natin salita ng Diyos. Walang kwenta ang pagbabasa nyo kung hindi nyo ipamumuhay at kung hindi nyo susundin salita ng Diyos. Okay, number two, practice God's presence. Practice the presence of God. Ano yun? Paano natin mapapractice ang presensya ng Diyos? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, every time, every day, no? Every day, walang limitasyon. Kung gaano mo kalimit gusto gawin, gawin mo. Lalo na kung may time ka, magbabad ka na. Saan? Sa presensya ng Diyos. Enter into the presence of God and makipag-communicate ka sa Panginoon. In the presence of God, simulan mo sa pasasalamat, then magpuri ka sa Panginoon, purihin mo ang kabutihan ng Diyos, purihin mo at pasalamatan mo ang Diyos sa mga nakaraang blessings at sa mga darating na blessings at sa future, sa past blessings, present blessings at sa future blessings, pasalamatan mo at purihin mo, Panginoon. Okay? In the presence of God, makipag-usap ka sa Panginoon, sabihin mo kung ano mong gusto mong sabihin. Open your hearts to Jesus and makipag-dialogue ka. Gustong-gusto ng Ama natin na kinakausap natin ang ating Tatay, ang ating Diyos. No? So, communicate with God, fellowship with Him, no? In the presence of God, enjoy His presence, then talk to Him. That is prayer. And prayer is two-way communication. You talk to Him or you speak, you talk to God, then He will talk to you. Ang ilustrasyon ko nga, ang prayer ay parang breathing, parang paghinga. I-exhale mo ang hangin, then after exhalation, i-inhale mo naman. So, every time we inhale, exhale, nabubuhay tayo. Pagka po naputol na ang paghinga natin, patay na tayo. Ang taong hindi na humihinga, patay na. Pag hindi na tayo makahinga, mamamatay. Kaya ang taong buhay spiritually, makikita nyo, prayerful siya. Dahil ang prayer ay kagaya ng paghinga. And it is also a two-way communication. Kagaya ng breathing, you inhale, then exhale. Exhale, then inhale. Inhale, exhale. Exhale, kagaya na ng ikaw ang nagsasalita sa Diyos. Then, magkaroon ka ng time, no? Break, pause ka muna, try to listen to God's voice. No? Try to listen to Him. He will speak to you. He will speak into your heart. No? Hindi into your mind, into your heart. Then, mapapamiliarize ka sa tinig ng Diyos. Kapag na-develop ang inyong relationship, fellowship, communication sa Panginoon, mapapamiliarize kayo sa tinig ng Holy Spirit, then lagi niyong maririnig ang tinig ng Holy Spirit at ang tinig ng Diyos ay naririnig at siya'y nagsasalita, hindi sa isip natin, kundi sa puso natin. Then, yung puso natin, yun po ang ating human spirit or the center of our being. The human spirit is the human heart, spiritual heart, ano, hindi po yung heart na nagpapam ng dugo. Heart means the center, the very center of our being, and that is the human spirit, our heart. Doon una nakikipag-communicate ang Diyos sa ating human spirit. Why? Because God is spirit. John chapter 4 verse 23 and 24. And those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, if God is spirit, makikipag-usap siya, makikipag-communicate siya sa ating spirit then. Not to our mind, but to our spirit. Eh, bakit naintindihan natin siya, Diyos? Then, after
na mapakinggan ng ating puso ang tinig ng Diyos, i-relay, ipo-forward ng ating puso o ng ating human spirit sa ating isip, sa ating mind, sa ating soul, kung ano yung message ng Panginoon. So, God will communicate to us. He will talk or speak to us, to our heart or to our human spirit. Then, afterwards, our spirit will relay it or communicate it or ipo-forward ito sa isip natin. Alam mo, madalas na experience ko na hindi pa naintindi ng isip ko, alam na ng puso ko. No? Then, pagkakanya inirelay sa isip ko, doon ko pa malalaman, ngayon ko lang naintindihan to. Kaya minsan may pagagawa ang Diyos, hindi mo masyadong naintindihan kasi nag-utos ang Diyos sa heart natin, sinunod mo agad, then later on, iniakit sa isip, saka mo palang naintindihan kung ba't iniutos yun ng Panginoon. So, may mga malalalim na karanasan po tayo. The more you spend time in the presence of God, the more na lalalim kayo sa karanasan, sa pakikipag-ugnay, sa pakikipag-usap, sa pakikipag-fellowship sa makapangyarihan Diyos. No? At hindi lahat ng tao ay may communication sa Diyos. Kapag ikaw ay hindi pa naboborn again, hindi ka pa pinapayag sa karin Diyos, wala ka pang kapasidad or ability or freedom to communicate with God. No, bakit? Sabi sa aklat na Isaiah, ang inyong kasalanan ang nagiging tulad sa isang malaking pader na humaharang between us. Kung paano hindi ko mapakinggan inyong prayer at hindi nyo mapapakinggan ang aking tinig. Parang gano'n sinabi ng Panginoon. See, nakaka-block yung buhay makasalanan natin. Kaya nga, you must first be born again. Okay? Believe and accept Jesus Christ and you will be born again. Okay, so that is practice the presence of God. Anywhere, anytime, any place, kasan man kayo nandoon, you can practice the word of God. No? Kahit 5 minutes, no? Kahit 10 minutes, at practice natin yung walang alisan sa presence ng Panginoon. One time, tinanong ng isang nag-interview kay Smith Wigglesworth, Brother Smith, ilang hours po kayo kung mag-pray? Sabi ni Smith Wigglesworth, walang oras. Ilang oras daw ko siya mag-pray? Walang oras. Ang natatanda ko, after ko mag-pray sa kwarto, para sabi niya, after ko mag-pray sa kwarto for an hour, wala na akong alisan. Yun ang point niya, wala na siya alisan sa presence ng Diyos. Every minute, every seconds, he talked to God and God talked to him. Okay? That is how we can practice the presence of God. Kahit saan ka nandoon, practice the presence of God. Fellowship with Him. Ano? O kaya magpatugtog ka ng gospel song or music, instrumental music ng gospel song, then try to listen to God's voice, fellowship with Him in the Spirit, no? Enjoy the presence of God. That is practicing the presence of God. At kahit basa ng Bible, pero hindi mo na-practice the presence of God, hindi ka rin lalaki. Magka-partner lagi ang presence of God at ang Bible. Magka-partner ang Word of God at ang presence of the Holy Spirit. Okay? Now, number 3. Use your faith every day to grow and to mature or to develop our faith. We must always practice or use our faith. Magsimula tayo sa maliit na bagay. Mag-pray tayo, Lord, kung kaya ng faith nyo ay isang pares na medyas, give me, Lord, isang pares na medyas. At habang lumalaki ang faith mo, palaki na rin ang palaki yung hinihingi mo. Hanggang sa ma-develop ang iyong robust, strong faith, mature faith, perfect faith, then you can ask God even the hardest things in the world. Pwede mong hingi sa Panginoon. Even yung mga pinaka-imposible will become possible. Kasi meron kang malaki, malakas na pananampalataya. God will meet us on the level of our faith. Because without faith, it is impossible to please God. Okay? So it is important to practice our faith every day. Use our faith. No? Kaya, ang pananampalataya, para yung
para yung barbell, no? Eh, gusto mo lumaki ang muscle mo, alam mo, ang barbell ay nagpapalaki ng muscle. Kaya gusto mo lumaki ang muscle mo, gusto mo maging kahawig ng muscle ni Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Eh, may nagtanong, ah, gusto mo muscle ni Arnold Schwarzenegger? O sige, eh, eh, spelling mo muna ang Schwarzenegger. Spell Schwarzenegger. Ah, eh, mahirap spelling ang Schwarzenegger. At teka, ang paborito ko pala si The Rock. Si The Rock, yung artista. Spell Rock, R-O-C-K. Okay, joke lang po yun. So, so gusto mo lumaki ang muscle mo kagaya ni The Rock o ni... ngayon, lumit ng muscle ni ano, ni Schwarzenegger kasi tumanda na eh, no? Pero kabataan niya, nanalo siya Mr. America, laki ng muscle niya. No? Parang mas, malaki-laki lang ng konti sa muscle ko. Okay. So, ang barbell, alam natin, nagpapalaki ng muscle. No? Alam natin. So, kung bibili ka ng barbell, ginawa mo, mahal na mahal barbell, ito, dito lalaki ang muscle ko. No? Tapos, tinabi mo pagtulog, ginawa mo pang unang pagtulog, kahit sa kapumunta, bit-bit mo yung barbell, no? Pinagugulong mo, gusto mo katabilag yung barbell, kasi alam mo, nagpapalaki ng muscle yun. Pero wala ka namang ginagawa, hindi mo naman binubuhat, hindi mo naman pinapraktis, hindi mo naman tinutulak. So, ano mangyayari? Lalaki ba muscle mo? Hindi, kahit nagpapalaki ng muscle. Ganon din ang pananampalataya. Lumalaki ang ating faith. Sa anong paraan? You must practice your faith. Use your faith every day. From small thing to big thing, practice your faith. Come to God. Ask something from God. Mula sa maliit hanggang sa malaki. You must practice our faith. At every time you practice your faith, makikita mo ang tugon ng Diyos. Every time you ask God by faith, may tugon ang Diyos. No? At sa paraan na yon, lumalaki rin ang pagtitiwala mo sa Panginoon at nagkakaroon ng muscles ang iyong pananampalataya. Kasi ginagamit mo araw-araw ang iyong pananampalataya, kaya nagkakaroon ng muscles ang iyong pananampalataya. Parang barbell na itinutulak, binubuhat, ginagamit mo. So, para lumaki ang muscle mo sa barbell, gamitin mo ang barbell. No? Hindi yung pan-display lang. Gamitin ang barbell. Ganun din. You better use your faith to develop a strong, robust, mature, great faith or perfect faith. Okay? So, number four, read books of those great men and women of God. Read their books. Read the books of those anointed servants of God. Yes. Bakit? The more you read their books, the more you will be inspired by the Holy Spirit na maging kagaya nila o gayahin ang buhay nila. Kagaya sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Hindi masamang gayahin yung isang lingkod ng Diyos, servant of God, who is anointed by God powerfully, hindi masamang gayahin siya, no? Kasi magiging inspirasyon mo siya. But later on, pag ikay nag-mature na, mag-develop ang sarili mong personality na hindi ka naman gagaya, kundi ikaw naman ang gagayahin ng mga maliliit na pampagtaya. And through you, ma-inspire sila. Lalaki rin ang faith nila. So, maganda magbasa ng mga libro ng mga anointed servants of God. Why? Kasi by reading their books, alam niyo po ba, ito hindi alam ng marami, nagkakaroon ng impartation of God's anointing. Yung anointing na ipinagkaloob sa kanilang Diyos, pwedeng ma-transfer o ma-impart sa iyo even just by reading their books. The anointing of those anointed servants of God can be imparted to you by just
hearing their teaching or hearing their sermons sa pamagitan ng YouTube o ng videotapes or ng recorded CD o kung ano man, naririnig nyo, napapanood nyo, pwede ma-impart yung anointing of those great servants of God, those anointed of God. No? Yung anointing nila, siya rin magiging anointing mo. The anointing that you respect is also the same anointing that will be upon your life. Ang sabi ko, the anointing that you respect will also the same anointing that will be imparted upon your life. Kasi yung iba, yung mga cessationists, they don't believe in the anointing of God. They don't believe in the impartation of God's anointing from other servants of God papunta sa iyo. Hindi sila naniniwala niya, no? Tayo, continuationists, we still believe that the ministry of the Holy Spirit and the impartation of the Holy Spirit. Tanda nyo, sinabi ng Panginoon kay Moses, malapit ako ng Panginoon si Moses, piniprepare ng Panginoon ang papel kay Moses, si Joshua, at nasabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ilay hands mo si Joshua. At ma-impart yung spirit mo sa kanya. Meaning, yung word na spirit ay sa Old Testament, hindi ginagamit sa salita anointing, spirit ang tawag doon. Sa atin sa New Testament, tawag na natin anointing. Kaya sabi sa Bible, si Joshua ay nagkaroon ng kahawig na spirit or kahawig na anointing for leadership na kagaya ng kay Moses sapagkat nilayhan siya ni Moses. So, paano nai-impart ang anointing mula sa isang servant of God patungo sa another servant of God? Number one, pwede through reading their books, by hearing their sermons through audio Bible, audio video materials, ano, through YouTube or TV. Basta napakinggan mo sila, napanood mo sila, at open ang heart mo, at ikaw ay nirerespeto mo yung servant of God, yung man of God, nirerespeto mo yung anointing niya, at naniniwala ka sa kanya, at naniniwala ka sa anointing ng Diyos sa kanyang buhay. One of these days, yung anointing niya, mai-impart sa iyo. Totoo po yun. Eh, yung mga kaibigan natin, mga cessationists, hindi naniniwala dyan. Kaya hindi sila malipatan ng anointing from those mighty servants of God. Okay? So, alam nyo si Benny Hinn, ang pinalitan niya si Catherine Coleman. Sabi niya, kahit misa, hindi ko nakausap si Catherine Coleman. Noong time na yon, maraming nagnanasa at nagdi-desire na ma-receive nila yung anointing ni, ma-impartan sila ng anointing ni Catherine Coleman. Ang daming nakatuto kay Catherine Coleman, no? Laging nandoon sa mga crusades or conference ni Catherine Coleman. Pero alam nyo kung kanino na-impart, kay Ben Hinn. Bakit araw-araw pinapakinggan niya yung audio tape na hanggang ngayon pinapakinggan pa rin daw niya, audio tape ni Catherine Coleman. At siya na hindi naman niya nakakausap o nakakasama si Catherine Coleman, eh, yung anointing ni Catherine Coleman na-impart sa kanya. Sa Old Testament, merong ganyan din na pangyayari. Tandaan nyo nung si Elisha, tandaan nyo yung sinabi ni Elijah, anong kay Elisha? Si Elisha, dinidisciple ni Elijah, halos magkapareho, tunog ng pangalan nila, na dinidisciple to become a prophet, si Elisha. No, sunod na sunod si Elisha, talaga hindi niya nilubayan. At sabi ni Elijah, anong gusto mo pag alis ko? Tiyatawa ko anong gusto. Alam niyo, sinabi ni Elisha, I want the double portion of your spirit. Meaning, I want the double portion of your anointing. Hindi lang basta, I want your anointing, kundi double ng anointing mo ang gusto ko. Sabi ni Elijah, ang hirap niyang hinihingi mo. Pero sige, abangan mo. At nung na-rapture, na-caught up si Elijah, kinuha ng Panginoon, dinala sa langit.
inihagis niya yung kanyang mantle na symbol ng kanyang prophetic office, at yun ang dinampot ni Elisha, at yung impartation ng anointing from the mantle napunta kay Elisha, at natupad, double anointing, double spirit tinanggap ni Elisha. Nagkatotoo. At alam nyo, pati miracles, doble ng doble. Yung miracles ni Elijah, dinoble ni Elisha. Hindi lang yun. After so many years, yung namatay si Elisha, inilibing sa libingan, na yung mga tao, napabayaan na yung libingan, nabuksan na yung libingan, umabot ng ilang taon, nakalimutan na nila, nandoon nakalibing ang great prophet of God na si Elisha. Then may mga Jews na eto na, maglilibing ng kalampatay, ililibing sa libingan. Then suddenly nakita nila, may mga parating na kalaban. So sabi nila, magtago tayo at itago natin ang patay natin. Saan? Yung libingan na yun, luma, bukas, walang laman. Inihagis nila doon ang kanilang bangkay. At yung bangkay ay dumikit sa skeleton sa kalansay ni Elisha. Biglang nabuhay yung patay. Ganon ka-powerful ang double anointing ni Elisha. Patay na. Eh, nandun pa yung anointing sa kanyang skeleton. Ang tanong, ba't naiwan dun yung anointing nga? Kasi ganito yan. Pag-aalis na ang servant of God, may ipapalit ang Panginoon. And his anointing will be imparted to that another servant of God. Napapalit sa kanya. Kaya ni Moses, Moses si Joshua. Elisha, si Elijah, na-impart kay Elisha. See? Ganun yun. So, yung si Elijah, meron siyang disciple si Elisha. Kaya doon niya inilipat anointing. Si Elisha, ang problema, wala. Kasi itong kanyang dinidisciple na si Gehazi or Gehazi sa English, eh maloko. Ano? Yung regalo nire-regalo ng Syria na kapitan ng hukbo, kaya lang may ketong, mighty man of war, kaya lang may ketong, pinagaling ni Elisha sa pamagitan ng pagtuturo kung saan maliligo sa Jordan River. 7 times lulubog ka. Kuminis ang bala. Sa tuwa, nagbigay ng regalo, mga damit, kung ano-ano. Pero ay tanggapin ni Elisha. Hindi ko tatanggapin na. Umalis na. Narinig ni Elisha, ni Gehazi. Sayang si bossing, tinanggahan yung blessing. Hinabol ni Gehazi. No, hindi nagpaalam doon sa kanyang bossing, ano? At sinabi, nagsinungaling. Sabi po ni boss, nagbago isip na, may mga bisita dumating, kukunin na raw niya yung binibigay niya sa kanya. Akin, sure, binigay. Tuwantuwa siya, nagkaroon siya ng mga gamit, bigay ni Naaman the leper, no? Kaso, prophet nga si Elisha, ay, saan ka galing? Kahit hindi ka nagpaalam, yung spirit ko, nakikita ka. Nakita ko yung ginawa mo. Ah, huli siya. Yung ketong ni Naaman, lilipit sa'yo forever, pati sa ilahi. At yun ang last time na marinig niyo sa mabasa sa Bible, si Gehazi. Hanggang sa mamatay siya, wala siyang magandang istorya. At yung ketong ni Naaman, napalipat sa kanya. Okay? So, may impartation of God's anointing by reading their books, no? Pwede nyo makuha yung anointing nila. Okay. That is number 4, no? Pero yung susundan yung lingkod ng Diyos, dapat tama yung doktrina, ha? Kasi pag mali, at may demonic doctrine, pati yung demonic spirit, lilipat din sa inyo. Oh, yes. Kailangan yung totoo ang susundan nyo. Number 5, surround yourself with people of faith. Paligiran nyo ang sarili nyo, no, ng mga taong may malalakas na pananampalataya. Huwag kayong babarkada sa mga taong nag-aalilanga, sa mga taong mahihina ang pananampalataya.
Huwag yun ang inyong sasamahan, huwag yun ang inyong babarkadahin. Huwag yung babarkadahin ng mga tao, siya sabi Kristiyano sila, but they're still living under the dictates of the flesh. Then they work the works of the flesh. Huwag at mahahawa kayo. Yung kanilang ginagawa at yung kanilang kasalanan, yung kanilang bisyo, pwede rin malipat sa inyo. Yes. Alam nyo, kung may impartation of God's Spirit or God's anointing, may impartation din ng demonic anointing. Yes, totoo po yan. Kaya huwag kayong basta-basta magpapalay hands sa hindi nyo kilala na men or women of God, baka yan ay kulto o baka yan may kakaibang spirit. Nangyari yan sa isang church eh. Yung isang pastor na isang church, may nagkikaibigan, nagtiwala kagad siya, then nagbakasyon siya, binigay niya muna kung ilang weeks doon sa kaibigan niya, nagkikaibigan niya, ang kanyang church at siya ang nagpipreach at naglay hands ng kanyang kamay, nag-impart ng anointing sa mga congregation. Yung palang taong ito, nabubuhay sa immorality, kaya di naglaon yung buong congregation ay pare-pareho na nagkasala ng immorality. Yung demonic spirit na nag-ibibigay ng inspirasyon na mabuhay sa laman, ay na-impart at pati sila na nasalinan ng demonic spirit. Okay. So, surround yourself with people of faith. No? Yung mga tama ang puso, yung mga malilinis tao, yung may mga malalakas o malalaking panampalataya, at kung gaano sila kalakas, time will come, ganun ka rin magiging kalakas. Okay? Sumama ka sa mga taong puno ng wisdom and revelation from the Holy Spirit, anointed servants of God, and time will come, you will become like them. See? So surround yourself with people of faith. At panghuli, number 6, abang, natatapos natin to. Trust God in times of trouble and be faithful to Him. In times of trouble. Madali sabihin, Lord, magiging faithful ako sa iyo habang buhay kung walang trouble, kung walang problema. At masusubukan yung gamitin ang inyong pananampalataya sa panahon ng problema, sa panahon ng trouble, sa panahon ng bagyo ng buhay, sa panahon ng wilderness experience, sa panahon na parang kayo nag-iisa, sa panahon na parang tahimik ang Diyos, sa panahon na parang kayo magiging talunan na. Yun ang panahon na huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Trust in the Lord at all times. No? Trust Him. And the more you trust Him, the more you are building up your faith. The more you trust God, the more your faith will be developed. And your faith will be developed during those times of trouble. Okay? Aktual na labanan niya. Parang kagaya niya yung sa mga ano, sa mga karatista o sa mga martial artists. Ano? Tuturoan ka sa karate, may mga kata, form, no? Yung nagpe-perform ka, walang kalaban, pero ini-imagine mo, may kalaban ka. Yung some katas ay may mga 60 moves, yung iba 50, yung iba 40 moves, yung iba 100 moves. No? Na imaginary opponent. Kunwari may kalaban, at papraktisin mo ng papraktisin nyo, papraktisin paulit-ulit, 20 times, even 100 times, ano? Hanggang sa maging part ng iyong buhay. Wala kang kalaban. Nakakatulong yun. Yun ang ginagawa mga martial artists o mga karatista. Pero, iba yung training na hindi nakatang pagpapraktisa mo, kundi actual opponent. Yung sparring na. Actual, isasaba ka sa sparring, may kalaban ka na. Doon mo mai-apply lahat ng natutunan mo sa karate. Yes. Doon mo mai-apply. Same with the Word of God. Lahat na natutunan mo sa salita ng Diyos, tetestingin ka ng Panginoon. God will test your faith. At doon sa panahon ng troubles, panahon ng persecution, panahon ng tribulation, panahon ng suffering, panahon ng hardship in life, panahon ng problema, doon mo mapapractice ang iyong mga natutunan sa salita ng Diyos. At ang all you have to do is to trust God, trust Jesus.
in times of trouble. And remain faithful to Him. Ano man mangyari, huwag kang kakalas sa Kanya. Remain faithful to Him. At ang pagkapapakita ng tiwala at katapatan sa Panginoon, eh doon sa panahon na ikay tumatahimik, you're not complaining, you're not murmuring, you're not questioning the goodness of the Lord. Ano? Hindi mo kinu-question ang Panginoon, hindi ka nagre-reklamo. Yun ang panahon na ikay nahihirapan, at yun ang panahon that you are trusting God, and yun ang panahon that you are pinapakita mo sa Panginoon that you remain faithful in serving Him. Hindi nagbabago. May pagsubok o wala, still tapat ka sa Panginoon. See? Kaya, yun po panghuli. Trust God at all times. Or trust God in times of trouble. And remain faithful to Him. No? Kagaya na sinabi sa Proverbs 3:5, ang sabi, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Okay? At basahin din natin ang Isaiah 41 verse 10 na sinasabi, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will also help you. I will also uphold you with my righteous right hand. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. At huwag kang matitinag sa mga problemang nakapaligid sa iyo. Huwag kang madidistract sa mga nakikita mong problema sa araw-araw. Ano? Yan ang style ni Satanas. Pakikitaan ka ng mga discouragement na sitwasyon. Huwag mawawala ang pag-asa sa iyo. Huwag kang mawawala ang pag-asa. Continue to believe Him. Trust Him. No? At huwag mong titingnan yung mga surrounding situations. Puro negative. Huwag yung titingnan. Ang tignan mo, focus the eyes of your faith on the Word of God. Not on those problems. Okay? Focus the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ and on His Word. Gaya na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith and not by sight. Sabagat tayo lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. At kagaya rin ang sinabi sa Colossians chapter 3, no? Verse 1 hanggang 3, na sinasabi, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. I-focus mo raw ang mata ng iyong pananampalataya sa mga bagay ng kalangitan, no, hindi sa mga bagay na panlupa. I-focus mo ang iyong mga mata ng pananampalataya mo sa pangako ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. At hindi ka manghihina. The more you look with your spiritual eyes or with the eyes of your faith, the Lord Jesus Christ, the more you'll become strong in your faith. Okay? So, ito po yung ating six ways to grow your faith. Number one, the Word of God. Okay? Ano yun? Read, study, meditate, and obey the Word of God or act on the Word of God. Number two, practice the presence of God. Number three, use your faith every day. Okay? Number four, read the books of those anointed servants of God. Nandyan ang impartation ng anointing. At isa pang nagkakaroon impartation ng anointing, surround yourself with people of faith. No? Not people of doubt, kundi people of faith. No? Diyan, kung sino sila at kung ano anointing meron sila, time will come, mahahawa ka sa anointing nila. Okay? At number six, trust God, no, at all times. Ano bang mangyari? Trust God during those times of tests and trials, persecution, tribulation, problems, no, during those wilderness experiences, trust God. Sa panahon na may storm sa buhay mo, trust God. Sa panahon ng pagsubok, trust God.
No? At huwag ka raw magre-rely sa sarili mong isip. Just trust the Word of God. Trust the Lord Jesus Christ. Amen. So, purihin ang Panginoon at natapos po natin ang ating paksa na napakahalaga kung paano madidevelop ang ating pananampalataya. There are 6 ways to grow your faith. God bless everyone. And don't forget to like this video kung naging bless sa inyo. And don't forget, paggamit kayo sa Panginoon, share this video to your friends, to your relatives, to your loved ones, at sa mga kaibigan sa OFW. Share this video. Napakalaga po nito. Amen. So tayo po'y kinasangkapan lang ng Panginoon. At si Jesus ang mataas every time na sinishare natin ang gospel o ang video na ito. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na natapos po aming Bible study at ini-equip mo ang bawat isa. Let there be a creative miracle in the midst of your people, Lord. Maraming po salamat. Thank you for answering our prayer. Thank you, Lord, na pinalalakas mo ang aming pananampalataya. Thank you, Lord, for developing our faith. And Lord, those who are sick, let them all be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. God bless you all, mga kapatid. Shalom.